Isang magandang gabi sa ating lahat dito sa Tagalog Online Service. Ako po si Phil Marie ng Dubai at kinagagalak ko na andito tayong lahat upang mag-aral sa salita ng Diyos. Pero bago man ang lahat, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Aming Amang Diyos, narito kami sa iyong harapan. Kasama ang aming puso at handang mag-aral ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng wisdom, ng revelation na maintindihan namin ang iyong gustong ipaabot sa amin. Itago mo po ako sa iyong harapan at ikaw ang mangusap sa amin. Gamitin mo ang aking kabuuan bilang iyong anak at instrumento na mangusap sa aking mga kapatid. Tanging ikaw lamang ang maparangalan, O Diyos. Tanggapin mo lahat ang papuri ng pagsamba at ito ang aming samot dalangin sa pamamagitan ng mahal na ngalan na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ngayong gabi po, pag-usapan natin ang katotohanan ng buhay ng isang Kristiyano at balik-aralan natin ang mga pundasyon sa pagkakilala natin kung sino si Kristo sa ating buhay. Pagtuunan natin ang pansin, ang panalangin ni Jesus bago pa man siya na isagawa ang dakilang plano sa pagligtas sa sanlibutan. Kausap niya ang kanyang mga disipulo nang ginawa niya itong panalangin na ito. Gayunpaman, pag-usapan natin ang pinaka-basic na dapat nating dalhin upang malaman natin bilang Kristiyano ang ating identity. Sino ba talaga tayo? Sino ako? Basahin natin ang Matthew 6:9-13. Ito ang mas popular na panalangin ng nagpaturo ang mga alagad ni Jesus, yung mga disciples ni Jesus, kung paano manalangin at naging isa sa mga favorite na paksa sa mga pag-aaral, maski sa mga Bible studies at mga mensahe. Basahin natin ito, Matthew 6:9-13. Manalangin nga kayo tulad nito, Ama naming nasa langit, pagkabanalin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Matupad nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakautang kung paanong nagpatawad kami sa mga nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming pabayaan sa panahon ng pagsubok. Sa halip, ay iligtas po kami mula sa masama. Ngayong gabi, pagtuunan natin ng pansin ang panalangin ni Jesus na makita natin sa Juan chapter 17. Dito malalaman natin kung ano ang nasa isip ni Jesus at ano ang plano bago pa man siya na isagawa ang pagligtas sa sanlibutan. Pansinin natin na ang salita na kaluwalhatian or glory na sa English pa sa version na makikita natin ang 8 beses na pinaulit-ulit niya ito sa talata na ito. Ngunit sa kahabaan nito ay banggitin na lang natin yung ilang mga verses. Amen. Itong chapter na John 17 or Juan 17 ay isinulat ni Apostle John 30 years bago mamatay si Apostle Pablo. So, ang author ng John is si Apostle John. Pero itong scripture na to ay sinulat niya after 30 years bago namatay na si Apostle Pablo. Nilarawan nito ang isang panalangin ni Jesucristo na hinarap ang ating Diyos Ama. Habang pinanalangin niya to, hinarap niya ang langit bago ang kanyang pagkanulo o yung betrayal at pagpapako sa cross. Tinawag ang panalangin ito na Our Lord's Intercessory Prayer. Napakahaba ng panalangin ito. At ito ang pag-intercede ng ating Panginoong Diyos para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga alagad at para sa mga naniniwala sa kanya sa buong sanlibutan. Dahil ito ang isang pattern na pamamagitan sa ginawa niya ngayon sa langit para sa kanyang mga tao. At dito natin malaman ang
ano ba talaga ang iniisip ni Jesus? Kung sino mang gustong lalago sa kanilang buhay Kristiyano, dito sa kabanatang ito, malalaman natin kung ano ba talaga ang isip ng ating Panginoong Jesus. So, I recommend na ito ay ating i-meditate even after na mapanood natin yung ating pag-fellowship ngayon, at balikan natin at siguradong mangusap ang si Holy Spirit sa atin kung ano ang mga revelation na andito sa chapter na to, Juan 17. Ating basahin. Nanalangin si Jesus para sa kanyang sarili. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito at tumingin siya sa langit. At nagsabi, Ama, ang oras ay dumating na. Luwalhatiin mo ang iyong anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng anak. Kung paanong binigyan mo siya ng kapamalaan at sa lahat ng tao, gayon din paraan siya ay magbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng binibigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang tanging Diyos na totoo at si Jesucristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa. Ginanap ko ang gawaing binigay mo sa akin upang aking gawin. Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong sarili at kaluwalhatiang taglay ko nang kasama ka bago palikhain ang sanlibutan. Ipinalangin ni Jesus ang mga alagad. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sangkatauhan. Sila ay sa iyo at ibinigay mo sila sa akin. Tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay alam nila na lahat ng mga bagay na binigay mo sa akin ay mula sa iyo. Ito ay sapagkat ibinibigay ko sa kanila ang mga salitang ibinibigay mo sa akin. Tinanggap nila ang mga ito. Totoong alam nila na ako ay nagmula sa iyo. Sila ay sampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipanalangin ko sila. Hindi ko pinapanalangin ang sangkatauhan, kundi sila na ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang sa iyo ay akin. Ako ay naluluwalhati sa kanila. Ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Ako ay patungo sa iyo. Banal na Ama, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila ay ibinibigay mo sa akin. Ingatan mo sila upang sila ay maging isa, kung papaanong tayo ay isa. Nang ako ay kasama nila sa sanlibutan, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Ang mga ibinibigay mo sa akin ay iningatan ko. Walang sinuman sa kanila ang napahamak maliban sa kanya na anak ng kapahamakan upang ang kasulatan ay matupad. Papunta ako sa iyo ngayon. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa sanlibutan upang ang aking kagalakan ay malubos sa kanila. Ibinibigay ko sa kanila ang iyong salita. Sila ay kinapuutan ng sangkatauhan dahil sila ay hindi taga-sanlibutan. Tulad ko rin na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na kunin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa kanya na masama. Sila ay hindi taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Kung ang papano sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinugo ko sila sa sanlibutan. Para sa kanilang kapakanan, pinabanal ko ang aking sarili upang sila ay maging banal din naman sa pamagitan ng katotohanan. Ipinalangin ni Jesus ang lahat ng mananampalataya. Hindi lamang sila ang aking mga idadalangin. Idinadalangin ko rin naman ang mga sasampalataya sa akin sa pamagitan ng salita nila. Idinadalangin ko sila ay maging isa. Ama, tulad mo na sumasa akin at ako ay sumasayo.
Idinadalangin ko silang lahat na maging isa sa atin upang ang sangkatauhan ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin ay ibinibigay ko sa kanila upang sila ay maging isa tulad natin na isa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang sila ay maging ganap na isa at upang malaman ng kasangkatauhan na isinugo mo ako. At malaman din nila na inibig mo sila tulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais ko na ang mga binigay mo sa akin ay makasama ko sa kinaroonan ko. Ito upang mamasdan nila ang aking kaluwalhatian at yung ibinigay sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa itinatag ang sanlibutan. Amang matuwid, hindi ka nakikilala sa sangkatauhan. Ngunit nakikilala kita at alam ng mga ito na ako ay sinugo mo. Inihayag ko sa kanila ang iyong pangalan at inihayag pa upang ang pag-ibig mo na kung saan ay inibig mo ako ay mapapa sa kanila at ako ay suma sa kanila. Amen. So yun ang kabuuan ng talata Juan na may tatlong parte. Ang una, yung verses 1 to 5 na nananalangin si Jesus para sa kanyang sarili. Ang pangalawang parte, ipinalangin ni Jesus ang mga alagad. Verses 6 hanggang 19. Ipinanalangin ni Jesus ang lahat ng mananampalataya sa verses 20 hanggang sa katapusan, verse 26. Dito natin malalaman na ang isip ni Jesus tungkol sa dakilang plano at pagligtas sa sanlibutan. Na isa patupad na ni Jesus ang plano na pagligtas at napagtagumpayan niya na inalalahad niya sa verses 22 hanggang sa 24. Uulitin natin yan, ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin ay binigay ko na sa kanila upang sila ay maging isang tulad natin na isa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin at maging ganap pa na isa at upang malaman ng sangkatauhan na isinugo mo ako at malaman din nila na inibig mo sila tulad ng pag-ibig mo sa akin. Hallelujah! Kaya napaka-importante kapatid na malaman natin ang katotohanan tungkol sa ating pagkatao. Ito ang pagkatao natin kay Kristo dahil ang kasulatan ay nagsasabi kung ano ito, kung ano tayo dyan kay Kristo. Basahin natin ang Efeso 1:4. Ito ay ayon sa pagpili niya sa atin kay Kristo bago itinatag ang sanlibutan upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harapan ng pag-ibig. Bago pa tayo ipinanganak kapatid, bago itinatag ang sanglibutan, tayo ay napili na maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Ito ang inisip ng Diyos. Tayo ay napili na. In English, basahin natin sa Ephesians 1:4, sabi dyan, according He has chosen us in Him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. Sino ang tinutukoy dito na Him? We should be holy and without blame before Him in love. Walang iba kundi si Kristo na kanyang bugtong anak. Alam ng Diyos na walang ibang makapagpasaya sa kanya at magbibigay ng tunay na pag-ibig kundi si Kristo lamang. Ang mga nililikha ng Diyos ay laging nabibigo, hindi nakapagbalik ng pag-ibig na inaasam ng Diyos mula kay Lucifer, Adam at ibang mga karakter ng Old Testament at maging ang Israel ay laging hindi natupad ang gusto ng Diyos. At maging si Jesus ay hindi nila tinanggap,
hindi nila kinikilala. Alam ng Diyos na hindi kaya ng tao. Si Jesus lang ang katuparan ng lahat ng pagkamatuwid. Hindi kaya ng tao na magampanan ang pagkamatuwid. Kaya kailangang makipag-isa ang tao kay Kristo. Kaya niya pinadala si Jesus na magligtas sa at siyang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya kailangan ng taong malaman na nagawa na, na naisakatuparan na ni Jesus ang pagligtas at tanging gagawin na lang ang makipag-isa sa Kanya. Yan ang nagagawa ni Jesus. Yan ang misyon niya dito sa mundo. Amen. Dapat nating malaman ang katotohanan at sa pagtanggap natin ni Jesus, ang ating mga kasalanan ay kasama na sa pagpako ni Kristo sa krus. Ang ating mga kasalanan ay nandun nang ipinako siya. Sabi ng sa Galatia chapter 2 verse 20, napako ako sa krus kasama ni Kristo. Gayunman ako ay nabuhay. Ngunit hindi ako ang nabubuhay kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon na laman ay ikinabuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos na siyang umibig sa akin at nagbibigay ng kanyang sarili para sa akin. Sinong sumulat nito? Ito ang pahayag ni Apostle Pablo na siya ay hindi na nabuhay kundi si Jesus ang nabuhay sa kanya. Siya, si Jesus lamang ang nakapagbibigay sa kanya ng life. Amen. At itong buhay natin ngayon, kung ikaw ay nakatanggap kay Kristo, ay hindi na sa atin. Ito ay buhay ni Kristo. Si Kristo ay nabubuhay sa ating sariling sa ating sarili. Wala na ang dati nating pagkatao. Tayo na ay nakipagkaisa kay Kristo. Amen. Sa 1 Corinto 3 verses 16 hanggang 17, sinabi diyan, hindi ba niyo alam na kayo ang banal na dako ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa inyo? Ang sinumang wawasak sa banal na dako ng Diyos ay wawasakin din ng Diyos. Sapagkat ang dakong banal ng Diyos ay banal at kayo ang dakong yun. Kaya kung lagi nating itong nasa puso, isinapa sa puso itong pangasalitang ito at isinis sa isip, hindi na tayo makapag-isip ng masama sa ating kapwa Kristiyano. Hindi na natin siya lalaitin dahil siya ay isang templo ng Diyos. Isa sa puso natin na ang bawat isa na mananalampalataya ay isang templo. Isa siyang vessel, isa siyang container at andon si Jesus na katira sa kanya. Kapatid, nanahan sa iyo si Jesus. Nanahan sa ating lahat kung sino man ang tumanggap kay Jesus at naging isang anak, naging member ng kanyang pamilya, siya ay isang vessel na at nandun si Jesus sa kanya. Ang kailangan lang nating gawin ay ang pagbago ng ating isipan at maniwala sa salita na sinabi niya sa kasulatan. Sa Romans 12:12, sabi diyan, huwag ninyong iayon ang iyong mga sarili sa kapanahunang ito. Sa halip ay magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong kaisipan. Ito ay upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Baguhin natin ang ating isipan, kapatid, at hayaan natin na si Holy Spirit ang mangaral sa atin. It just takes a renewing of our mind. Tayo mismo ang babago sa ating mga isip at iayon natin ito kung anuman ang sinabi sa kasulatan. Hindi dahil sa ating mga emosyon, kundi ibase natin kung sino tayo sa nakasaad sa kasulatan. Amen. Sa 1 Corinto 2:16, sa translation ng MBB tag, sabi dyan, sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon?
sino ang makapagpayo sa kanya? Ngunit nasa atin ang pag-isip ni Kristo. Amen. So nandito lang pala sa atin ang isip ni Kristo. So sabi ng Apostle Pablo, ay dapat na nasa atin ang isip ni Kristo. Ibig sabihin, pwede at posible pala na ang isip ni Kristo ay maging isip natin. Ito ang punto. Ang isip ni Kristo ay hindi gumagana maliban kung gagamitin niya ang isip natin. Ang ating mga pag-iisip ngayon at kung paano tayo mag-isip ay nakukuha natin sa mga pag-aaral at ating mga karanasan. Ang ating buhay, Kristiyano, ay maraming experiences at dito natin mapag-aralan at mapagtuunan kung ano mga tinuturo ng mga lessons ng ating Ama sa atin. Marami tayong mga aral na napakinggan, marami tayong boses na napakinggan. Kaya dapat tayo din ay maging maingat kung ano ang iyong pinapasok sa iyong templo. Ano ba ang iyong mga binabasa? Ano ba ang iyong mga pinapanood? Ano ba ang iyong pinapasok sa iyong templo? Mag-ingat tayo kung ano at sino ang pinapakinggan at pahintulutan na magbibigay impluensya sa ating buhay. Dahil ito rin ay ibabalik sa atin. Amen. Ugaliin nating magbasa at mapuno tayo sa kanyang salita at sa gayon ay maipalala ng Holy Spirit sa oras ng kailangan natin. Alaman natin ang mga salita ng Diyos. Kaya kung anong bagay ng gusto ng Diyos sa atin ay alam na natin dahil ito ay nakasaad, nakaparallel sa nakasulat sa kasulatan. Amen. Maglaan ng time para kausapin siya. Ito ay tandem ang pagbasa ng salita ng Diyos at pagkausap sa Kanya. Magbigay tayo ng oras para lang sa ating mahal na Ama. Amen. Karamihan namang Kristiyano, kung tanungin natin kung sino sila ay sasagot, ako ay isang Pentecostal. Yung iba naman sasagot sila, ako ay isang manampalataya ng full gospel. Yung iba naman ay magsasabing taga-alayan siya. Yung iba, Baptist. Di na nila maintindihan kung sino ba talaga sila. At ang dahilan nito ay sapagkat hindi naman naituro sa kanila. Totoo na sila ay membro ng isang grupo or iglesia, pero ang sinasabi nating sino ako, sino ba talaga ang pagkatao mo ngayon na ikaw ay nakatanggap sa kay Kristo diyan sa iyong kalooban? Di nila naintindihan. Kaya ang ating layunin ngayon ay mabuksan ang ating isip kung paano mamuhay at mag-isip ang isang Kristiyano. Si Apostle Pablo lang ang nagtuturo sa Biblia kung paano mamuhay ang isang Kristiyano. Ang Panginoong Hesus dati ay nagtuturo kung paano mamuhay sa kaharian ng Diyos. At yun din ang inaaral naman natin. Ina-apply natin yung mga lessons ni Panginoong Diyos. Ngunit ang born again believer ay tumatanggap na, nakatanggap na kay Kristo na siya ang kanyang buhay. At ang buhay ni Kristo ay dumadaloy sa kanya para mamuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung gusto ng isang mananampalataya na magpalalim, kung mayroon kang desire to go deeper at maintindihan ang kalooban at isip ng Diyos at malalaman ng lubusan kung sino ba talaga siya, utuklasin kung ano ba ang kanyang katauhan ngayon na siya ay tumanggap kay Kristo, dapat ay kilalanin natin kung sino tayo at tayo ngayon na nakipag-isa na kay Kristo. Tulad ng naramdaman ng isang tao na hindi lumaki sa kanyang totoong magulang, mayroon siyang prayer, mayroon siyang hindi siya mapakali hanggang malaman niya kung sino talaga ang tunay ng ina niyan at ama, the blood parents. Laging may katanungan kahit gaano man siya kapuno at nabigyan ng kanyang pangangailangan galing sa kanyang adopted parents. Pero meron pa rin katanungan sa kanyang, sa ilalim niya na kung sino ba talaga
ang aking totoong magulang. Nagkaroon ka na ba ng katanungang ito, kapatid? Nakakilalanin kung sino ang ating ama, kung sino talaga siya. Hallelujah. Sa 1 Juan 5 verse 12, sabi dyan, kung anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Malinaw na sinabi sa verse na to, na kung wala sa isang tao ang anak ng Diyos, siya ay walang buhay na walang hanggan. Ganun lang kasimple. Sa makatuwid, ang buhay, ang nasa anak ng Diyos, ay yun ay si Kristo. Ang buhay ay doon lang natin matagpuan sa anak ng Diyos na si Kristo. At ito ang buhay na walang hanggan. Kapatid, tanungin kita ulit, nasa iyo ba ang anak ng Diyos? Hallelujah! Ang kaalaman kung sino ba talaga tayo ay napakahalaga. Ang ating buhay na nakipag-isa na kay Kristo. Lagi nating ilagay sa ating consciousness na Christ and us are one. Tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Marahil ang mensaheng ito ay napakinggan mo na. Marahil alam mo na na ikaw ay isang sisidlan ni Kristo. At si Kristo ay nanahan na sa iyong kalooban. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos at ikaw ay kabilang na sa mga may buhay na walang hanggan. Ngunit, kung ikaw ay nanood na ay hindi pa sigurado at gusto mong maranasan ang kapatawaran at kaligtasan. Sinabi sa 1 Juan 5:12, kung anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kung hindi mo to nabigyan ng pagtiwala, kung wala ka nito, wala kang kasiguraduhan. You are still doubting kung saan ba talaga, ano ba ang buhay mo. You are unsure sa iyong spirit kung saan. Hindi mo pa masyadong kilala kung sino ba talaga ang iyong pagkatao. Sundin mo ang panalangin ito at akuin at magtiwala ka sa salita niya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, maging sa aking mga magulang at kanununuan. Salamat sa pagtubos mo sa aking mga kasalanan. Pumasok ka sa buhay ko at maghari ka. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala ako na nasinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At ako ay ligtas na at sa pangalawang kamatayan. Salamat o Jesus, salamat. Tinanggapin ko ang kapahingahan na pinapangako mo. Banal na Espiritu, gabayan mo ako at tulungan na may sabuhay ang iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, ito ay dinadalangin ko. Amen and amen. Hallelujah. Kung naisa puso mo ang panalangin ito, magtitiwala ka na ikaw ay isa ng ganap na anak ng Diyos. Magtiwala ka na tapat ang Diyos sa kanyang pangako at plano. Ang kaligtasan ay nasa kanya lang at ang buhay na walang hanggan ay matagpuan lamang sa pakikipag-isa kay Kristo. Asahan natin ang ating dakilang Amang Diyos ang magdala sa atin at magpapalago at naisin mong kilalanin siya sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanyang mga banal na salita at maglaan ng minuto, oras o panahon sa ating araw-araw na kausapin siya. Magsabi ka ng totoo sa kanya. Si Jesus, ang ating Ama ay laging nakikinig at andyan lang siya. Hindi siya malayo, nandito lang siya. At ang plano ng kaligtasan ay isa lang, ang pagtitiwala lang ang kailangan.
So I say welcome to the family of Christ. Ito po si Elder Phil Marie na nagbabalik ng papuri ng ating Ama at ang ating tanging buhay na Jesus Kristo at sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Shalom!